me again, Del Publico from Del Prime Corp. So ngayong umaga, itutur ko kayo sa isa sa mga unit namin na kinonvert namin from long-term to Airbnb unit. And sa ngayon, marami na po kaming move out na tenant, which is yung sa Pogo, dahil binand na siya. So ano nga ba ang pwede ninyong gawin kapag kabakante yung unit ninyo? First, pwede nyo siyang ipa-subtenant. Subtenant or yung tinatawag na sublease. Yun yung, kung ayaw nyo pong mag-asikaso ng Airbnb, ipaparent nyo sa mga nagpapa-Airbnb. So mostly, medyo mababa yung rate na kinukuha nila. And then sila na yung nagpo-provide ng mga utensils, mga kailangan sa unit, authorization. So bibigyan mo sila ng conditional SPA para gawin nila yung transaction nila. So sila nang bahala, ipapa-ano mo lang, sublease or subtenant, yun. Next is pa Airbnb. Sa Airbnb, ikaw mismo yung mag-hosting. Ikaw lahat. So isa yun sa pwede na gawin ninyo. And third, kung if ever po na talagang hindi naman kayo, ayaw nyo naman mag-Airbnb, ayaw nyo iparent. So kinikater din namin yung services na every month pwede namin linisin yung unit ninyo for maintenance purposes po. And punta tayo dun sa unit para ipakita sa'yo yung Airbnb sample namin. And then yung concept dun, isang color lang lahat. Para pagka nag fully book, pwede nating ilipat yung mga yung guest natin. Nahihiya ako. Ang daming tumitingin. Sige, mamaya na lang ulit. Itutuloy ko na lang, ha. Alam mo, yung mga unit dito na napansin ko sa Shore One, is kailangan na siyang i-makeover or yung i-restore, hilamusan yung unit. Ipapakita ko sa inyo. Like for example, itong bathroom, kailangan siyang hilamusan kasi medyo dark. And then, madumi na sa tignan. Pati yung sasahig niya, kailangan na namin i-grout. Naglagay na kami ng ano namin dito, accent wall na lang na sa kitchen. And then, ito, inayos din namin to kasi umangat na. Ang plano ko, ipapa-grout ulit, pati yung dito, para magmukha siyang cozy and malinis. Ayan, kunwari ito. Kailangan i-lagay na siya ng bagong selan. Pati rin yung dito sa toilet area. So, ito is yung mga parang normal sa isang unit where ang tear niya. Ito yung wall, accent wall. And naglagay na kami ng TV. So para siyang IKEA na style din. And ito, nabasag yung ilaw. So kailangan naming mag-order ng dalawa. And same here, may accent wall na rin. And ito, kay tenant to before. Ang plano ko, yung salamin is ilalagay ko na lang dyan, oh. Para accent. And ito, tingnan nyo, oh. So brown siya before, para mag-complement, ginawa ko muna siyang kakulay. And ito, medyo ni-restore, inayos lang namin. And then, bumili ako ng legs. Dyan, ilagay ko din. So, kailangan ipag-grout. Same din dito, kailangan ng i-re-grout. So, ito yung facing niya. So, ito lang yung update dito sa Airbnb namin. If ever po na gusto nyong magpa-handle ng Airbnb, just email us at inquiry@talktoteamdale.com. So usually, yung mga handle na namin ngayon, from long term, mag-a-adjust kami. So mag-transition kami sa Airbnb. Yun. So kung willing po kayo na i-convert natin sa Airbnb yung unit ninyo, just let me know. And meron kami palang mga binibentang unit dito na nasa range lang below market value from 3.5 to 4 million. And then gusto nyong, pagka if ever po na hindi nyo siya kayang i-cash out, meron kaming 1-year installment for the cash out. And then kayo na yung magtutuloy sa bank. If ever po
agreement po yun, and then gagawa ng mga documents. Kasi yung isang unit ko, ganun din yung ginawa ko. Dahil yung owner, kailangan niyang mag-Canada and kailangan niya ng cash that time. So ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung hulog ko and nasa akin lahat ng documents. If you're interested, just email us.